few rapper stories. Episode 1. Hi guys! Inihahandog ng The UP Repertory Company ang Santulado na pinamagatang. Ay, charot, podcast lang pala to about sa Tulado na. Ako nga pala si Pat at welcome sa The UP Rapper Stories Episode 1. At kasama ko today ang ating napakaganda at napakabonggang mga members and albums. Ayan, pakilala po tayo isa-isa. Bilang the youngest, so... Tama. Wait lang, nakatingin kasi siya. Wait lang, may ako. So, hello guys. Isigil na natin sa Simon. Hello guys, ako si Simon. So, batch 19C and isa ako sa mga guests for the episode 1 ng UP Rapper Story tonight. Hello guys, welcome back to my channel. Batch 3 pa. Parang iba. Batch 3 ni Jobs. So, yung channel ko. Hello po, ako po si Jasper. If hindi mo po ako kilala, pwede lang po akong tawaging Jobs. Wala lang, gusto ko lang. Tapos ano, batch 17B po ako. Yun lamang po. Maraming salamat. Hi, ako si Justin. Batch 10A, chairperson ng year 2012 to 2013. At ayun naman ang aking aso. Good evening sa'yo. Ayan, so ang pa-power naman pala ng mga kasama natin tonight. At kaya pala tayo magpo-podcast today. Pag-uusapan lang natin ang onting something-something about sa Tuladula. Tapos makikita natin na kaya may mga iba't ibang batch. Kasi di ba nag-migrate na yung Tuladula ngayon sa online setup. So parang gusto lang natin makita kung ano na ba yung differences ng Tuladula noon versus sa Tuladula ngayon. O bongga, may glow up rin yung Tuladula. Bongga. Kaya ako sabihin mo na migrate na sa Australia kasi andun na si Brian. Sana all nag-migrate sa Australia. Sana may character development. So ayun, parang kayo ba guys, ano bang naaalala nyo sa TD? Kailan nyo siya unang na-encounter tapos ano yung pagkakaintindi nyo sa kanya ever since? Ganun. Sige, Kuya Japs, pwede bang chika mo sa amin? Okay, sige. Alalahanin ko lang yung mga araw na magkasama tayo. Alalahanin ko lang yung mga unang beses kong, well, una kong beses nakita yung UP Rep noong ako'y lumipat sa UP Diliman. 2015 ata yun. Una ko sila nakita mag-perform. It's about, ano ba yun? Sina Miguel yun eh. Sina Miguel, sila Lucia, yon sila yon sa Quezon Hall, tapos sa isang mobilization. It's about free education ata. Natutuwa ako pinapanood sila kasi engaging, ganyan, tapos nakakatawa, tapos yun, yung nagsasalita, tapos iba pa yun sa mga gumagalaw. Tapos ayun, during that time, hindi pa ako... Wala akong planong sumali sa rep. So, yung track talaga na gusto kong puntahan is Pagsasayaw sa UP Street. Ganyan. So, nag-UP Street ako niyan for 2 years. So, after 2 years, nung una ko nakita yung Tuladula, sumali ako sa UP Rep. Yun, dun ko na natutunan kung anong history ng UP Rep, ganyan, as a form of protest art, ganyan. Tapos yung pagkakaintindi ko rin, bilang nag-dive in na rin ako dun sa Tuladula is that ano siya, mahirap siyang gawin. Kasi paano ba? Kailangan mo ng wit eh. Sa practice ng rep, 'di ba? I-invite ka lang diyan. Although hindi siya magandang practice ano ng mga organizing ganyan. I-invite ka lang nila for a few hours before the mob. Uy, perform kayo ganyan ganyan. Tapos yung mga rep, syempre kailangan ng mag-perform kasi performance pa rin naman yun eh. I mean, platform pa rin yun. So doon natetest talaga kung gaano ka-witty, gaano ka flexible as a performer. Tapos ayun, minsan, tinitingnan ko siya as performance art, lalo na kapag on the spot talaga siya. Like, katulad ng mga videos before nina Ate Mimi, yung parang wala silang handang script pero naghahatak lang sila, magpo-perform sila, maghahatak sila ng tao. Ganyan sa audience, tapos biglang interactive siya. So ganun, natutuwa ako sa Tuladula
kasi nag-evolve siya. So, nagsimula siya sa classic, natula-dula, yung poetic na mga script, yan, ready script. Tapos biglang naging through time, nagkaroon ng contemporary. Tapos biglang experimental, tula-dula. No? Yung parang, yun nga yung nabanggit ko kaya tinini kanina na kasama yung audience sa performance. Tapos itong pandemic, nagkaroon din ng form na online yung tula-dula. So, yun, it goes with time. It changes with time. So, yun siguro yung isa sa mga masashare. Isa? Ang dami nang na-share. Sorry. Ate Justine, kalimutan ko na nga yung question na nadala mo na ako somewhere. Kaya ganito yung background natin kasi tutunan talaga tayo papuntang Mars. Lulutang-lutang. Alala. Pero nice. Thank you, Kuya Jobs. Pwede mo bang i-explain sa amin dahil na-mention mo na sa'yo ko na itatanong. Parang ano ba yung mga klase ng TV? Diba sabi mo may classic, okay, may contemporary, yun yung mga ganun. Okay. Yung classic tula-dula, mas ano kasi siya, reserved kasi siya sa mga events no natin na pinipiling magtanghal na mga seryoso. Parang ganun ko siya nakikita. So, kunwari, i-welcome natin ang mga lakbayanis, ganyan. Magpa-perform tayo ng isang classic tula-dula na very sincere to the heart. Although, hindi ko naman sinasabi na hindi sincere yung contemporary tula-dula. Pero itong ang classic tula-dula, by form and by content, siya ay formal. Ganyan. So, yun. Minsan, or madalas, gumagamit tayo ng mga tula bilang script. Tapos minsan naman, ay pinapahaba pa natin ito. Minsan kumukuha tayo ng mga excerpts sa mga plays, protest plays, mga progressive plays. Tapos ginagawa natin siyang tula-dula. Tapos yung by movement naman, sa by the movers, mas ano siya, mas seryoso din, hindi comic yung ating pagagalaw. Minsan pa nga mas flowy, no? Parang tuloy-tuloy yung pagko-choreograph, flowy siya. Yun, tapos sa contemporary tula-dula naman, yung important note sa contemporary tula-dula is that meron tayong employ na pop culture, no? So yung pop culture or yung popular culture, sa time na yan, gagamitin natin sa incorporate natin sa script para ma-captivate yung audience na pinagtatanghalan natin. So kunwari magpo-perform tayo sa org fair, 'di ba? Yung mga sa org fair, mga students and most especially mga freshie. So to captivate their attention, yung mga alam nilang mga culture, popular culture sa time nila, yun yung gagamitin natin sa script. Una para mag-syempre catch their attention, magpatawa. Pero magtatapos pa rin tayo sa seryosong tone, sa call to action. So doon maganda yung contemporary na tula-dula. Kasi na-make sure mo na yung mga tao ay makikinig sa'yo sa simula. Tapos kung nadala mo na sila sa kwento, makikinig na sila sa'yo hanggang sa dulo. At yung point is kailangan mag-agree sila. Hindi naman sa mag-agree, pero yung call to action ng pinoperform natin ay marinig nila at mantig sila. Ganyan. Tapos, yung next naman is yung experimental. So, by the term itself, hindi mo siya ma-define between classic and contemporary. So, dito papasok yung mga, yun nga, yung may audience participation. Minsan, wala kang sinusunod na script, daloy lang. Ganyan. Tapos minsan, nagkakaroon din ng fusion, no, sa experimental. Lalo na nung, if napanood niyo yung Dada 2020, may mga ganun eh. Experimental tula-dula yun. In such a way na yung mga movers mo, sila din yung nagiging readers. Tapos habang nagsasalita sila, kasama sila sa mga movers. Parang mga ganun. Tapos may mga times din na ay masasabi ko rin na before pandemic, yung isa sa mga forms na experimental tula-dula ay ang
online. Kasama rin yun sa Dada 2019, yung unang season ng Dada. Sina Maika yun, naglakad sila sa buong UP. Tinetrace nila yung mga nasunog na ng mga established ng mga buildings. Tapos have all the while na nagbabasal sila ng script. Ganyan. Tapos naka-online, naka-live yun. Ganyan. So, yun. Ngayon, meron tayong mas napulido na online tula-dula. Most notably, yung performance ninyo nung Fresh Welcome Assembly ba yun? Or nung, tama ba? Parangal ba? Yeah. Parangal. Yeah, na nakakatuwa kasi parang hindi ko in-expect na ganito siya magiging yung magiging mukha niya. At not technically profile, yung alam mo yung isang ano lang, alam mo yung ano tawag sa stage na yun? Proscenium. Yeah, yung proscenium. Hindi lang proscenium yung makikita mo, kundi mixed media na siya. So, makikita mo yung buong katawan, tapos makikita mo rin yung mga filmic scenes, ganyan. So, yeah. Tapos meron ka pang performative space na comment section, pwede mong gamitin, ganun. So, ayun, may mga IG stories, minsan hindi pa siguro na-explore yung IG stories na tula-dula, yung mga ganyan. But then again, yeah, there's many possibilities sa tula-dula. And, as a form of art, ano siya, mahirap pero fun. Yun lang pala yung punto. At dyan nagtatapos ang ating podcast. Sorry po. Thank you guys. Thank you guys. Eme, syempre di pa tayo tapos kasi di pa natin naririnig si Ate Justin. So ikaw ba ate? At parang ano ba experience mo dati sa mga tulado na or paunang encounter mo sa TV? Hindi ko sure kung freshy orientation or something ko unang napanood yung UP Rep. Pero nung freshy ako, maraming times ko napapanood yung UP Rep kasi syempre maraming pa-org event, ganyan-ganyan, may libre yung pagkain as a freshy. Punta ka dun sa lahat ng mga libreng pakain. Tapos magpo-perform dun yung UP Rep. Tapos yun nga, initially talaga na-catch ako nung may mga latest songs, sasayawan, tapos very funny. Tapos sabi ko, I'm like, I think I'm also very funny and very energetic like that. So, kaya ako sumahal dun ng UP Rep. Dun sa panoporary pala, sa traditional TV, naalala ko lang na before, nag-perform din kami na ang ginamit namin ay yung lyrics ng upuan ni Glock 9. Tapos pinerform siya as a traditional TV. So, maraming sources na pwedeng gamitin. It's just a matter of yung tone nga, yung difference nga dun sa contemporary TV. Tapos, ano pa, mga experience. Ayun, totoo naman yun na mahila ka lang. Tapos, nung time na yun, syempre, nanggaling kami sa 9 lang ata. Pagpasok nga ata namin, 5 or 6 yung members ng UP Rep. So, tapos dumating yung batch namin, 3 kami, ay 4. So, welcome, naging 9 yung UP Rep nung time na yun. Malapit na tayo maka double digit. So, as in, pero ganun pa rin, pagka meron pa rin nag-text or pumunta sa tambayan or nagsabi na, oh, perform kayo later or ano. Actually, minsan kami pa rin nag-volunteer na, oh, may ganap sila ganyan dyan. O baka maraming tao, talagang perform tayo. Tapos, education since 9 lang kayo, tapos kailangan nyo ng mga 5 at the very least or 4 to perform. So parang, ayun na talaga, mga everyday nagpa-perform. Minsan twice, thrice a day. So, kaya, ayun naman. Kaya, very on time kami lahat graduate. Bilang BAUP Rep. Ayun. So, parang happy siya kasi yun niya. Yung, may certain joy kapag sinulat nyo, pinerform nyo, narinig yung tumatawa yung audience. Tapos after the performance, may lalapit sa inyo, paano maging UP Rep, or
nakita mo na pinost sa social media or yun, narinig mo yung feedback nila. And hindi lang dun sa fun part, but also kung natandaan nila or kahit pa paano napaisip sila dun sa last part ng PD, it's very fulfilling. Kaya kahit na anong mangyari pag kami nagsabi na gusto niyo ba mag-perform, syempre, for that fulfillment and for the fame as well. Ayan. Ang saya. Grabe, Loki, nainggit ako, Char. Kasi yung sa amin, parang yung TD these days, kasi ako, parang ang naabutan ko lang talaga is yung online na, kasi nag-apply ako sa online batch na ng UP Rep, ganun. Tapos, parang kami rin yung unang sabak na, shit, paano ba natin tumata-transfer? Kasi kami yung unang batch talaga na kailangan maglipat online. Tapos yung feeling ko, like sa batch namin, wala na kami nung chance na maka-experience nung biglaan, like quote-unquote biglaan. Kasi kahit naghahatakan pa rin sa UP Rep, hindi siya yung same na on the spot, sige, perform kayo kung ano maisip nyo, ganyan. Tapos feeling ko sa ngayon, mas nagiging, hindi naman perfectionist, pero siguro mas ini-aim na rin talaga yung goal na visually mas meron ng angat yung mga TVs ngayon. Kasi parang, ang nangyayari is, nag-rehearse, ganyan. Tapos yung mover, mag-rehearse siya mag-isa niya habang pinapakinggan yung recording ng audio. Tapos, after nun, pagka-record, ipo-post-process pa ng editor. So, ang daming raw moments na hindi nakukuha. Na, wala lang, parang, sana nararanasan na. Pero, ayun, ganun. Ayun si Simon, actually, lagi namin siya performer. Wow! Lagi. Di ka sure. Girl. Ayun. So, ayun. Same with Pat. As in, ang naabutan na namin is online na agad. As in, never namin na try mag-face-to-face. Or siguro if may invite lang, ganun. Baka may nakatry sa batch namin. Pero siguro, yung kaibahan niya is sobrang nakakapagod yung sa amin, I think. I mean, hindi naman sa dinidiscredit yung sa face-to-face. Kasi sa amin, like, iba yung preparation. Parang kumbaga, kailangan mong i-prepare yung pre-prod, yung actual prod, tsaka yung post-prod na kung saan. Kasi diba, usually sa face-to-face, mayroong kunwari sa isang araw, may certain day kayo na gusto nyo mag-rehearse, ganyan, or biglaan. Pero sa, kasi sa online, kasi as in, minsan buong gabi siya, na-try namin, like may hapon, tapos may gabi pa ulit. Parang para lang mapulido, ayan. Saka feel ko, kumbaga nagkakaroon ng maraming oras kasi parang bawat isang performer, mapamover or reader, may kanya-kanyang oras kung kailan nila gusto mag-rehearse. Ayan, kaya sobrang nagiging nakakapagod siya, ayan. Tapos sumasabay pa yung online class, ganyan. Kaya ayun, usually yung nagiging yung interesting at the same time, to be honest, nakakapagod din sa online TV. Tsaka isa rin siguro ngayon, since magdadalawang taon na yung kumbaga pagtahak sa online TV, is siguro nagkakaroon na rin ng pagbubuo ng kung ano nga ba yung magiging standard ng online TV. Kasi to be honest ngayon, sa pag-a-assess at pag-evaluate nga nung mga nangyaring mga production yun, to be honest, nahihirapan yung mga kumbaga, membro, kung ano yung magiging pamantayan ng magiging suggestion nila or concern. Kasi may point na nagiging film na siya. May mga aspeto ng film na or pelikula na naisasama na. Like, sa shooting, ayan, mga camera angles, ganyan. So, hindi namin alam, usually, lalo na ng mga prod team, if kailangan bang tahakin yung pagiging film-ish or pagiging mukhang pelikula na nung TV or kailangan ba nating sumuong pa rin or maging grounded pa rin sa totoong or parang sa definition lang nung teatro na kumbaga nakabase doon sa traditional at contemporary na ina-adapt. Ayun. So, ayun yung nagiging challenges talaga ng online TV, which is, as of now, I think, kinakaya naman na parang suungin at of course maging
kumbaga bukas yung company para sa ano experiences na ganyan. Yun. True. Tsaka parang ang exhilarating din ng feeling na may audience. Tapos dito, parang pagbahay, ang hirap gumalaw. Tapos ang hirap din yung magre-read ka tapos sinilig ka ng buong bahay mo na, ay, bakit may sumisigaw sa kwarto? Yung feeling. Sobra. Ano nangyayari? meron niya sa isang prod ng ano, UP Rep na kasama na yung family member sa prod. Which is happy. Yeah. The family that plays together. Oo, kasi kailangan na extra utaw, mga utaw na tutulong. Ayan. As in. Pero tapos, palawig ko lang yung concerns ni Simon. Actually, napag-uusapan namin yan. Yung mga tenders. Yes, I'm a tender now. Yan, magkakaroon ba talaga ng definition yung tuladula online? Kasi, in general, teatro. Kasi, hindi naman nag-live sa vacuum kasi yung theater. So, as much as possible, mag-evolve talaga siya. So, with that, kailangan lang nating alalahanin na sa mundo ng teatro, lahat ng form ng art ay hinihiram natin. So, sa online platform ngayon, tanggapin natin na hinihiram natin yung platform ng film. Pero hindi naman siya magtatagal. So, yun yung parang ano namin eh, parang naging kahirapan sa first few weeks or the days into the pandemic last year, no? Na ano magagawin natin sa ano sa online na to, kasi syempre hindi naman tayo lahat may camera, hindi naman lahat ng ano may magaling na ano yung device for sound, lights, ganyan. So ayun, nag-explore lang talaga at yung definition, huwag niyong problemahin. Huwag niyong problemahin yung definition kasi masastuck talaga kayo doon at marirestrict lang kayo sa ano sa gagawin yung output. So, ganyan. Siguro yung biglang like advice. Ayun. Huwag lang magpa, ayun, sa definition siguro. Kasi, ano eh. Kasi, yung goal naman din kasi talaga, kung babalikan yung goal ng rep. Ayun, reflection ng pangangailangan ng nakararami, di ba? Kasi kung magpa-perform ka ng TD na live mo siyang gagawin, at yung nakararami ay hindi nakakakita ng live kasi naka-data lang o di kaya alam mo yun. So we have to really adapt. So what we can do is think of ways na magiging accessible pa rin siya sa intended audience, ganyan. Mm-hmm. Yun lamang po at maraming salamat. That's my TED Talk. See you tomorrow. Pero sobrang agree ako dun sa ano, like hindi to tatagal. Kasi sa experience din, kunwari nag-online TD nga, ang dami pa rin nagpipitch na, uy, baka naman pwede kita-kita tayo on ground, gano'n, tapos videohan na lang natin, tapos upload. Yung gano'ng laging bumabalik pa rin sa face-to-face din talaga. Kasi wala, iba rin yung feeling, tsaka yung proseso. Tapos naiingit nga ako minsan kasi parang late lang dun sa last naming TD sa University Welcome Assembly. Parang si Kuya Jazer yung nagsulat nung TD namin. Tapos sabi niya, baka pwede sumama yung drum ganyan. Eh sakto since like incumbent drum ako ngayon ng UP Rep. Sinama ako. Tapos ang bilis magsulat ni Kuya Jazer. Parang ko, hello, di mga keep up die. Kasi kami nung nagsusulat kami ng TD, talagang inupuan namin. 5 hours kami na sa Zoom meeting. Kasi hindi namin alam gagawin. So yung ganun din na iba rin siguro yung immersion pagka on ground. Kaya bumabalik din yung mga people there. Pero ayun, dahil nga na-mention ko na ayun, parang may manunulat, ganyan. Kayo ba? Ano ba yung usual role nyo pag nag-TD? Like, mover ba? Reader? Writer? Ako, ano, writer tsaka reader. So, yun. Bongga. True. Ikaw ko yung jobs. Ayan, alam niya. Writer. Writer po. Hindi, joke lang. Ano, madalas, ano, ako ay mover, tapos nagbubuo ng performance, nagko-choreograph din ng movement. Yes. Ganyan. So, yun yung madalas kong role.
Pero na-try na din nating magsulat, especially kapag immersion, na nasa immersion. So, kunwari, na kami ni Naisa yun, nagpunta kami sa isang picket line. Isa sa mga bagay na nami-miss ko sa face-to-face is that yung pagpunta sa mga communities. No? So, sa San Roque, ganyan, sa mga picket line, ganyan. So, pumupunta doon para well, primarily para matutunan kung ano yung buhay nila sa picket line, ano yung buhay nila sa community. Pero at the end of the day, ano yung maibabalik ng youth rep? Syempre yung youth rep hindi naman wala lang non-profit org, di ba? Ganyan. As in, literally walang pera yung youth rep. So ano ba gagawa natin? So mga times na yon na pumupunta kami sa communities, yun yung ginagawa namin. Tinatanghal namin yung kanilang kwento. So on the day itself na kunwari matapos yung interview session namin, yung pag-iikot sa area, ganyan, kung iikutin man nila kami, ninonote na namin yon lahat. Tapos lahat ng kwento, ginagawa naming TD. Yun, yung mga characters ng mga tao doon, yung mga buntis na nahulugan, yung mga ganun. So, yung mga demolition, mga ganyan. So, mas nagiging totoo. Yun. Doon mas magiging totoo yung pula-lula. Totoo yung hinalawan mong kwento. Tapos pangalawa, totoo yung audience na pagpa-performan mo. So, ayun. Yun yung na-miss ko dun sa F2F na TD. Na sana ay ma-experience nyo rin. Pero ano, gusto ko lang balikan si Ate Justine, like since na-mention nyo po na dati kayo mas nag-write, tsaka ayun yung sa role nyo sa TV lagi, any experience ba kayo na like parang best experience habang ginagawa yung proseso nyo, ganun, or ano yung personal process nyo tuwing nag-TV? Tuwing nag-TD, tuwing nagsusulat. TD or nagsusulat? Nagsusulat. Naglilista ako. Unang nililista ko. Siyempre kung ano muna siyempre yung topics na tayo mag-perform, sino yung audience natin. So ano yung relevant sa kanila? Kasi nga RPN, di ba? Tapos, ililista mo kung ano yung... May isang listahan ako ng issues. So, kunyari, kung yun nga, kung yung usual scholarship, anong issue nila sa dorm, sa tuition, sa classes, tas in general, kunyari, nung time na yun, budget cut, ganyan. Tas, okay, yun na yung listahan ng issues. Tas, listahan lang ng pop culture, ano ba yung mga bagong song ngayon, ano ba yung nag-trending, ano ba yung basta yung mga gano'n, mga trending shit ng time na yun. Tapos, yung list ng issues, irarank ko sila from feeling ko pinaka chill lang, kaya carry pa, to pinaka intense. So, kunyari, okay, fine, mahaba yung pila sa klase, fine. Carry lang yon, walang tubig, walang kuryente sa dorm, okay, next level na yon. Habang nag-aaral siya, kailangan niyang mag-sideline or something para pambayad ng tuition niya. So ano-ano yung mga sideline niya na ginagawa, from pinaka-chill tutor, tas nag-call center, siguro yung most extreme na pwede yung naging, yung only fans, yung pag- create na account sa OnlyFans para lang magkaroon ng pang-tuition. So, pa-intense ng pa-intense. So, ililista ko yun in that order. Tapos, paano ba? Tapos, ina-explain ko before sa TD workshop, yung pagkakaalala ko is, di ba, na ganito mo from pinaka-chill to pinaka-intense. Tapos, yung funny mo, kailangan sobrang taas sa simula. Tapos para mag-intersect sila, so magpapaganito sila. Hindi ko alam, ang dahil dito sa ganito, paganiters. Magpapaganiters sila. So una happy, nakakatawa haba ng pila. Kasi yung pila, umabot na siya sa, yung pila niya, umabot ng Mendiola or umabot na
sa nakabalik na siya ng Batangas, ganun kahaba yung pila, sobrang funny. Yung walang tubig sa dorm, nakakatawa kasi kahit anong buhos siya ng tabo or kahit na iniipon niya yung tubig sa tabo, bumabalik nang bumabalik yung tae niya, funny yun. Tapos yung next na yung mga side job niya, diba, funny. Una, tutor kasi funny kasi racist that way. So, funny yung mga snippets niya na may kausap siyang Korean or Japanese or yung Spanish, ganun. Tapos, tapos call center agent, nadaot yung English niya, tapos syempre nagiging intense na kasi patakin lang yan, nagtrabaho na nga siya, nadaot pa siya. Tapos, tapos yung kung ano-ano pang sideline, nagiging pa-intense nung pa-intense. Tapos, yan. Tapos, mangyayari na syempre dito yung after ng lahat ng hirap niya na pinagtitiisan niya na lang yung everything. Tapos, kumahanap siya ng sariling paraan para pumunta na pera. Tapos, biglang malalaman niya, hindi sinusuportahan ng state yung edukasyon niya. Tapos, the only time na, one time lang siya magreklamo, dami niyang pinagdaanan, diba? Sobrang funny. One time lang siya magreklamo, dadahasin siya ng state. So, parang, from a sobrang funny, bumababa na yung funny, tapos umi-intense na yung, ay, bakit nakakairita? So, kailangan maging ganun ka-smooth as much as possible yung transition na hindi namamalayan ng audience halos na, oh my God, habang tumatagal, hindi na siya funny, ha? Nakakainis na siya, nakakabwisit na siya. Para mabilis, para hindi abrupt na andun tayo doon sa point na ang nararanasan ni ganito ay nararanas. Kailangan, kahit hindi mo sabihin yon, dapat somewhere along the line maramdaman ng audience na oo nga, shit, na nakakainis nga yun, tapos dadalin niya yung sarili, dadalin nung sinulat mo yung sarili niya to that call to action point. Tapos dadalhin rin ng audience niya yung sarili nila doon. So, I think yun yung process. Yung as much as possible, tinatry kong ma-achieve tuwing nagsusulat ng contemporary na. So, yung mga pop culture, kinukuha ko lang yun kapag tumataong. Isa pa yun na siguro hindi yun na-experience yung tumatambay lang kahit tas parang may funny siya na sabi o sige, sulat natin yan sa notebook. Magagamit natin yan later. O kaya sa inuman. Pero sa inuman, syempre hindi mo na maaalala. Maisusulat. Pero sana maalala. So, ayun. Mga remarkable TD yung ano, siguro yung strike ng 2011, budget cut strike. Ano pa ako, baby pa ako doon. Ano lang ako, taga-gawa na sound effects. Taga-bukas ako nito, yung ganun lang yung ambag ko doon. Si Ate Mimi lang talaga yung... Ito yung nasa ano, Palma Hall? Oo, ganda nun. Si Ate Mimi tsaka si Ate Karen yung narrator tsaka yung main nun. Tapos kami taga SFX. Bongga. Kasi baby pa kami nun. Siguro yun. Tsaka syempre yung fencing kasi ano yun eh, sinulat ng halos lahat ng residents nung 2012. So, happy experience siya for us and ang dami rin pinagdaanan. Syempre, inansyaan siya kami ng mga alumni nung una nilang nabasa yung script namin. Kasi syempre sila may nagawa na sila before. Tapos parang hindi nga ganon. So, technically parang experiment din siya in the sense din sa format kasi hindi siya linear. Tsaka since full length siya, ayaw namin na isa lang yung main character kasi maubusan ka rin talaga ng dami nangyari sa kanya in 2 hours, ganun. So, lima yung main characters namin nung ano, tas hindi linear technically kasi parang nagpa-flashback for character. So, happy experience kasi lahat ng members nag-ambag, yung iba't ibang experience ng mga members
na-inject dun sa iba't ibang characters. May mga ano, yung mga sumulat nung per character, actually parang sila talaga yon. Parang talambuhay rin nila yon. Siyempre walang mga nanay, pero yon yung women's rights, mayroon talaga kaming advocate, may passionate kaming member na siya yung nagsulat about that. Urban poor, ayun, yung mga ganun. Tapos siya pa yung usual isko, mga ganun. Masaya yun. Tapos, okay, kasi yun nga. Feeling ko nung time na yun, very relevant siya. Yun, kasi election-related yung fencing. So, I think marami naman kami nakita ng reviews na parang in-endorse nga na parang something na dapat mapanood ng mga tao nung time na yun. Ayan. So, syempre, babalik sa kung paano mo na kung may impact yung nagawa. So, happy kasi nung time na yun. Nung, both nung strike tsaka nung fencing, dun namin pinakanaram naman na, oh, yung pag ganito-ganito lang tayo, pero, oh, look at her, may substance siya, oh, ganun. Ayan. Bongga. Ay, thank you, Ate Justine. Bongga. Ayun naman. Ako naman yung vlog. Thank you for watching my vlog. I am Justine and I'm 2 years sober. 2 days sober. Perfect. Ayan, sige. Ngayon naman si Simon. Ikaw, ano ba yung lagi mong role? Tapos, ano yung parang experiences mo habang ginagawa yun? So usually yung role ko talaga sa TD is mover mostly. Tapos usually kasi ano eh, nilalagay nila ako sa director or taga ano eh, taga-ayos talaga ng prod. Ayan. Parang walang choice. Diyan lang. Ayan. Tapos yun, I think okay naman maging mover kasi feel ko bilang magaslaw talaga or parang magulo yung personality ko ganyan. So parang gusto kong nag-expert ng space. Pero recently, to be honest, nagkaroon ako ng challenge as a reader sa UWA. Ayan, yung recent prod lang na i-release. Ayan, so if mapapadod yun doon, basta nagkaroon ako ng challenge kasi mahirap pala talaga maging reader. Ayan, so lalo na kapag kailangan paglaruan ng boses, ganyan-ganyan. Tapos meron din kailangang i-achieve na certain amount of energy. Ayan, so yun, mas, for me ha, mas challenging maging reader. Hindi siya ganun ka-ano talaga. Sa, parang hindi siya ganun ka-natural sa akin. Kailangan siyang pag-aralan mabuti. As compared sa pagiging mover kasi, parang pwede kang mag-adlib. Ganyan. So parang marami kang pwedeng extra actions na gawin na sobrang relevant pa rin. Hindi gaya sa reader. Parang may hinihingi lagi yung director or drum na certain amount of ano energy or atake na gusto niyang marinig. Ganyan. So ayun. Ayun lang. Yan. Perfect. Ayan. Ako naman, usually ako din mover. Kasi, hindi ko alam, parang same kay Simon na hindi siguro natural sa akin yung pagiging reader, ganyan. Kasi feeling ko sa reader, parang yung kailangan, hindi man sobrang klaro, pero yung talaga yung naiintindihan ka kahit ang dami na nangyayari, ganun. E pag mover, nararanasan ko, kunwari nagre-rehearse kami before, tapos hindi ko na gets yung mga nangyayari. Daan na lang sa face, tapos chika ko na watermelon, ganun na. Pero go laban lang sa paggalaw, ganun. So, parang mas sanay din talaga ako sa pag-move, ganyan. Although, ayun, syempre, siguro ang difference ng naranasan ko is, ayun nga, yung parang pagdaan din sa post-processing siguro nung prod mismo. Kasi parang ang pinaka-favorite ko memory siguro ng TD ay yung sa final prod namin ni Simon. Kasi yun yung parang kami yung gumawa, batch namin, ganyan. Tapos, medyo full length na siya, ganyan. Tapos, true. Ayun, parang unang sabak talaga namin. And hindi ko alam anong meron sa utak namin na bakit namin pinili na mag parang dalawang dimensions in one TV na. As in, meron kami... Bida-bida. Dalawang story. Dalawang story in one TV na in-incorporate namin yung talaga nangyayari sa real world tsaka mundo ng Wizard of Oz. Hindi ko alam bakit nangyari yung ganun. Pero for some reason, nag-work siya. Tapos, wala lang. Sobrang favorite ko yun. Although, ayun nga, ang mahirap lang siguro sa nangyari is yung pa-cut
cut. Like, siguro yun talaga yung difference namin sa face-to-face. Kunwari kami, after one segment or one stanza na lalabas kami, ikakot na agad namin, tapos change ulit, ganyan. Tapos pag hindi maganda, uulitin, ganyan. So, ayun, tapos si Simon, palagi kami yung pinapagalitan. Take two nga. As our director. I think deserved. Pero ito naman yung gusto kong na-explore sa online. Kasi diba pag face-to-face, kunwari as is na t-shirt and jeans, tapos gausabak lahat na ng characters na kaya. Parang sa online, last yung Yuwa namin, ang ginawa ng mover namin is nag-drag siya para per character naka-drag, ganun. Tapos nung kami as in naka-full-blown makeup, naka-costume. So merong ganung na-explore siguro na parang mas sa visuals talaga na interesting. Interesting. Ayun. Dagdag ko lang din pala, kung hindi nyo alam, yung sa pangarangal, di ba ako yung nagbidabid ng Isko de Magi ba noon? Mm. Girl, isang gabi ko lang yung shoot, tapos, like, ang nilagay ng ano writer, shout out sa Miss Noe, akala mo hindi kita ibabanggitin, pero, ang daming days. Like, vlogging kasi yung type. Tapos, ang daming days, tapos sabi niya, iba-iba daw yung dami. Alam, napapunta ako sa cabinet ko, tapos tinanggal ko lahat ng damit ko doon. Tapos isang gabi, nag-shoot ako, sobrang dami, papalit-palit ng damit. Tapos naligo, nag-toothbrush kasama yun sa scene. tapos isang araw pa lang, may ang dami ko na nilaba ang damit. Kasi kailangan kong i-shoot siya ng isang gabi lang. So ayun, sobrang good feeling niya actually kasi, ayun, parang nakakapag-photoshoot ka na rin. Tapos, na-explore mo yung sarili mo ganyan. No? Pero nilabahan mo ba talaga? Parang hindi. I think yung iba lang. Ayan, bago tayo. So, ang next kasi na gagawin natin, ito na yung pinaka-inaabangan nating fast talk at never have I ever. Pero bago yun, meron ba kayong mga like final, hindi naman final pa kasi may final pa, pero mga gustong ihabol na mga kwento about sa TV, ganyan. Ako, feeling ko meron ako. Go. TED Talk mo naman. Ano, feeling ko nakwento ko na to sa inyo eh. Yung Sona 2019, parang hindi pa. Parang hindi pa. Tatlo kasing performance yung inaano doon, pinaprepare. So, isang classic TD, isang contemporary TD, tapos isang stage reading. No? Yung stage reading, kinuha na ng mga tenders, as in yung mga tender-standers. Sina Bibet, ganyan. Sina Madam Bibet Ocampo, mga ganyan. Sila yon. Eh, mga friendly-friendly yan sila ng mga organizers. Eh di, go. Wala tayong problema dyan. Tapos itong dalawang TD na tinoka namin, yung classic saka contemporary TV. Hindi ko nababanggitin yung mga nangyaring sawing palad ng araw na yun. Kasi dapat, lahat ng yung dalawang TV na yon, yung classic saka contemporary, ipa-perform sa stage. So, nangyari, kung isang, ano lang, isang TV lang yung na-perform sa stage, sa CHR yon, tapos, contemporary TV yon. Ang malala, hindi, ano yun, yung audience moving. As in, nagmamarcha na sila lahat habang pinapanood nila yung performance, nagmamarcha na sila. So every time, papalit-palit yung audience, so bits lang yung nakikita nila sa performance. So ganun siya kalala. Pero fulfilling siya in a way kasi collaboration siya with other organizations. Yun. So, yung isa, yung anong nangyayari dun sa classic TV na pin-repair? Gabi, pinagpagod-pagura namin yun kasi, nang hijack talaga. Nang hijack pa kami ng space dun sa Mascom. Di ba usually sa Vinzon, saka sa AS nagre-rehearse? This time sa Mascom. So, yung mga orgs dun na nagtatambay-tambay, dun biglang nagugulat. Alam mo yung sa media center, if nakapunta kayo dun, biglang alam, ba't may upira dito nag-rehearse? So, doon kami nag-rehearse several nights before Sona 2019. So, sabi namin, ayaw naman namin hindi i-perform yung classic TV kasi pinagpaguran to, ganyan.
Pero sayang naman, nandyan yung mga tao, dami-daming tao, kasi hindi ko perform. So yun nangyari, nilako namin ang TV. So yung classic TV na yun, nilako namin for ilang beses ba? 15 or 18 times? So nag-ikot talaga kami sa haba-haba ng highway ng Commonwealth na meron yung mga tao doon. Dinikot talaga namin yon. So iba-ibang sectors, may mga iba-ibang grupo, mga ganun. Yung iba galing pa sa mga pabrika, ganyan. Tapos doon siguro, yun siguro yung palagi kong sinasabi kay Isay to. At kasama kasi si Isay noon, si Toya, kilala niya sila. Ano, yun yung parang enlightening moment or life-changing moment as a UP rep performer. Kasi before so noong 2019, several mga 2 years or 1 year na ako nagpa-perform ng PD. Pero yung moment na yun talaga, parang kami na na-feel na ano na hindi pa ako pagod, parang next na next punta tayo sa next na ano na grupo, kumpul ng tao, doon naman tayo mag-perform. Sige, after several performances, sabi namin, parang hindi pa ako pagod. Sige, push pa, ganyan. Hanggang sa namalaya namin, magdamag na kami nagpa-perform at hindi pa pala kami nakapag-lunch. At nakakaano, Zay, tapos yun yung sa araw umuulan. As in Baguio levels. So, pagkatila ng ulan, sabak ulit. Tapos, yun yung mga siguro, hindi ko alam kung nasa rep page pa yun. Yung picture na sobrang dugyot naming mga movers. Kasi yung mga galaw-galaw namin, may gulong-gulong sa floor, ganyan-ganyan. Mabuti nga wala pang COVID noon eh. Kasi kung may COVID noon, Diyos ko, dahil nakaka-feeling ko na quarantine na kami. Anyway, ganyan yung pinaka-full feeling. Alam mo yung mga readers namin, paiba-iba, kasi paos na yung iba. Kasi namamaos na sila. Tapos, wala kaming sound system kasi hindi kami prepared, di ba, na maglalako ng performance. Yung mga bakla, lang hiram ng mga ano ng megaphone. Uy, hello. Ano magpe-perform sana kami? Pwede ba kami hiram ng megaphone bago kami mag-perform? Dedekwat lang kami hanggang sa yung megaphone dinala na namin buong araw. Tapos hindi na namin alam kung kanino isasole. Ganun. Grabe. Pumitik ka ng megaphone. Mabuti na lang, kilala ni Miguel yung kung sino yung kukontakin. Kasi hindi namin nahanap si Miguel eh. Nawala siya after several, ano, kasi may sinamahan, ganyan. Mabuti na lang, kilala niya. Mabuti na lang, hindi na nawala eh. Pero ayun, yung tama yun, yung mga sinabi ni Pat, sa mo, tsaka ni Ate Justine, ano, yung pinaka-nawala, siguro, is yung sense of the moment, yung nowness, ng tula-dula. Yung ephemeral feeling. Ephemeral? Yung ephemeral. Taray? Feeling. Taray. Ay, Google ko nga. Yun. Kasi, ano siya eh, spontaneous tsaka live siya na performance. Tapos walang edit-edit. Kung magkamali ka, girl, mali ka talaga. Pero, wapakas na yan kung ma-push across niyo na yung message. Pero yun, yun yung pinaka nakakamiss. At yan. Yun lang. TED Talk na naman. Perfect. Ang sino pa po. Buti na experience pa yan. Oh, yeah. Buti nga yung pre-pandemic. Ganun din before. So, natas alas 9, naglalakad pa kayo pero nagsusulat si Ate Karen. May yellow paper siya tapos nagsusulat siya habang naglalakad. Ang cool. Wala yung up. Tapos I'm like, Ate, malapit na tayo. Matapos na ba yung tapos na. Then, pero yun. When kaya? Char. Yung mga times din na ano, yun, katulad na sabi niya Ate Justine, may times talaga na pilitin nyo talagang magstay sa UP kahit alas 12 na. Alas 12, alauna. Magre-rehearse talaga kayo kasi kinabukasan alas 7 yung performance nyo. Mga ganun. Saan kayo usually nag-rehearse nun? Adjusting mo. Kami, may tambayan ba kami? So, Vincent. China oil. Pero syempre, minsan kapag ka, ano, pagka tight yung schedule ng mga tao, sa kung saan mang parking lot or garden, malapit sa venue kasi doon na kayo magkikita dito. Wala nang time to meet sa tambayan. Yung panahon naman namin, ito talaga, wala talagang tambayan dahil. So, yung panahon na
pinapasara na yung green zones. Mm-mm. Tapos hindi tinuturing, hindi nila recognize yung rep as a student org. Ganyan. So wala talagang basically any basic right yung rep sa space. Ayan. So pero syempre mga ano, 'di ba, mga tawag dito, palaban naman yung UP rep. So anywhere kung meron space, doon magre-rehearse. So inoccupy, nagkaroon ng occupy bin zones, mga ganyan. Tapos madalas panahon namin sa tawag dito, sa AS lobby, first, second floor, ganyan. Pwede minsan third floor. Tapos isa sa mga pinakamadala ko siguro na naranasan is magre-rehearse sa Carillion. As in, yun yung panahon na 12 midnight, alauna, doon kami nag-stay. Kasi wala kaming re-rehearse ang iba kasi pinapalabas na kami. Ganun kalalan. Buti hindi kayo hinuhuli sa Carillion. Naranasan ko before, parang flashlight kami doon. Anong pinapupunta mo doon, Dai? Anong ginagawa mo doon? Nagpapalabas. Hindi ka re-rehearse, no? Nasa meeting. Hindi na meeting ako. Anong pinapatunog mo doon? Bali, hindi, nasa meeting kami na. Tapos pina-flashlight kami. Sabi, 10 p.m. na raw. Ayun. Ikaw ba, Simon? Meron kang pahuling chicaness. Puro sa Zoom eh, diba? Alam mo yan. Huwag na kayo mag-Zoom. Oo, ang tambayan kasi natin lagi, puro Zoom. Ganito yan, kunwari. After rehearsal, tapos meron kang member na nagdadrama. Ayan na. Oo, na may problema, ganyan. Tapos sasabihin niya, guys, tara, ano, after rehearsal, inom tayo, ganyan, online. Pati inuman online. Online. Ayan, tapos ayun, dun, actually na po, na kunwari, kumbaga, na-establish yung friendships ng mga, ano, nasa online. Kasi, dun ka na lang, ano eh, dun na lang kayo makakapag-usap ng mga personal na mga hanash ni na beyond the prode, ayan. Tapos, ayun talaga, as in puro Zoom, like after rehearsal, ganyan, tapos chikahan. Kasi during rehearsal, madalang kasi, as in seryosa, ayan. Tapos puro galit, ganyan, galit. Ikaw lang yan, te. Ayan, so, ganun siya, ayan. Tapos may magdadrama, tapos magsishare yung iba, ayan. Sobrang saya ko sa batch ko, actually, kasi sobrang lalim mo malaman ko about sa kanila. So, yun, sobrang, ano, nakakamiss, ayan. Kaya nga parang, feel ko pag face-to-face, baka sobrang naming magulat kami na, hala, tao ka pala. Ganyan, sa mga kabatch mo na, bila mong nakita na, ano, nagulat ka. Ayan na pala yung kabatch mo na, ano, akala mo, mukha lang siya sa Zoom, ganyan. Ayan. Ayan true. Lang, although, para sobrang ibang feeling din yung, kunwari, unang sabak sa TD versus pagka lagi mo nang kasama yung mem sa paggawa. Kasi dati, parang yung una namin ginawa, nung pinakita namin siya sa mga memes and albums, girl, andya kung andya. parang gusto namin sabihin, huwag na lang kaya mag-script, guys. Bahala na sa ano actual. Pero pagka pa ulit-ulit na lang din, parang nagiging bonding time na minsan yung TD. Na feeling ko kahit sa online, hindi naman yun naaalis na more chikatan yung mga tao pagka nagsusulat, ganun, or pag nagre-refers. So, ayun. It's fun. Ayun, yun lang naman ang ating usapang TD. Ready na po ba tayo sa ating fast talk at never have I ever? Okay. So, una ang fast talk. Ready? In 3, 2, 1. Reader or mover? Mover. Reader. Classic or tama? Pastok na rin. Mover. Competitive. Okay. Number 2. Classic or contemporary? Classic. Contemporary. Events or mobs? Mobs. Makram yung choreo o makram yung script? Makram yung script. Kulang movers o kulang readers? Kulang readers. Okay. Ang ating fast talk ngayon naman, never have I ever. So, raise your hands. Never have I ever nagkagusto sa katidi. Nagkagusto? Hala. Walang follow-up to? Tapos lahat bakla. Buwisit talaga. Nagkagusto? Like, naging crush. Wait ganun. Lang, papaisip ako. Wow. Ang taga. Wala.
Ayan, number two, tumakas ng TV rehearsals. Ay, hindi. Babait ako. Oh. Ay. Number three, pumunta sa TV perf or rehearsals ng lasing. Never. Wala si Ate Justine. Ako, may. Ma'am, sa akin. Ay, nako, pag face-to-face, TV, may two-hour break, kasan ka pupunta sa Aras? Tapos saka ka babalik sa tambayan. Ano ba yan? Wala, ano, two-hour break. 3 hours pala kasi pa 1.5 nga pala yung classes. Anyway. Okay, number four, nasigawan o napagalitan habang TV rehearsal. What if yung ano, sumigaw? Ako yung, oh, yun nga, ako yung namamagalit. Pwede. Ano yung naninigaw? Pwede, naninigaw. Ako nagagalit din. Pero, sige, naninigaw sa TV rehearsal. Ako yung class president, yung, oh my God, guys, ano ba? Okay, last question, na aksidente habang nasa TV. Si Mish, ay, sorry. Ah, ako na. Ayan. Okay. Ayun na. Diyan na po nagtatapos ang ating game. At diyan din nagtatapos ang ating podcast. So, maraming salamat. Pinabitin ako sa podcast. Ay, sa podcast. Ay, sa, ano, sa Fast Talk. Ayun, sige. Bago tayo mag-last chikahan, magpaalam muna tayo sa ating viewers. So, ayan. Thank you po sa lahat ng nakinig sa aming yes. kalokohan tonight. Pero ba kayo last words as a paalam? Sa mga viewers, sana manood din kayo ng susunod ng mga Rapper Stories bukas sa susunod pang araw. Ayan. Marami pa kasi mga pag-uusapan na ibang mga hanash sa ano UP Rep. Ayan. Tapos, ano pa ba? Konti na lang yung mga araw para mag-register to vote. So, sa mga viewers dyan, please mag-register to vote tayo and I hope na iboto na natin yung karapat-dapat. Ayan. So, thank you guys. Yun lang. Ayun nga, nagsimula, na-conceptualize yung TV nung panahon ng martial law. So, meron actually proper at costume, parang prescribed attire for performers ng TV. It's a white shirt, pants, kasi bakit nung time na yun, hindi ka kasi ma-recognize ayon sa studies kapag ka in a crowd tapos naka-white shirt ka lang, naka-pants, general appearance. So, yung tuladula is a lightning play. Initially talaga, it's meant to be performed ng kahit saan, nung walang any props. Yung difference niya sa theater production is it's a play na yun nga, kailangan mo lang ng tatlo, apat na tao, dalawang reader, dalawang mover, isang reader, dalawang mover lang. Sasaba kayo sa kalsada, magpa-perform kayo ng tatula, play written in verse, acted out in mime. Hindi ko alam kung na-mention din natin yun. Written verse, acted out in mime. Ganun lang, kasimple siya. Pa-perform mo siya in 5 to 10 minutes. Para, yun nga, mag-share ng message ng mga tao. Mabilis lang pag dumating yung mga para takbo, palayo. Ganun kabilis yung TV. Siyempre, nag-develop na siya throughout the years. Hindi, ganun pa rin, susunod pa rin natin yung prescribed na attire. Pero, siyempre, hindi, wala na yung same fear na pinagmulan nung kung bakit kailangan maging lightning yung play. Pero, nandun pa rin yung essence na mabilis lang siyang i-stage, mabilis siyang gawin, isulat, i-perform. So, yun. Ngayon, nagbago, I guess. Kasi, siyempre, ito na yung ephemeral mo, Mars. Ngayon, wala na gano'n, wala na yung anonymity, wala na yung lightning aspect niya kasi pag na-post mo na online, it's there forever kahit na i-delete mo. Hindi na rin anonymous in that sense or hindi na rin fleeting na kapag na-perform para pabili ka na maalala kasi nandun ka na nga forever. Pero, I guess nag-a-adapt yung form ng taladala dahil you know, may mga aspect na parang TikTok. Actually, kanyang umaga lang ako nakapanood ng online TV. So, may mga ganon. Dumadami na rin yung skills, props required from its performers. But, we adapt yun. Pero,
ano pa ba? Wala, hindi ko na alam kung saan ako papunta dito. yun na-mention mo pala kanina na yung nag-perform kayo na nakadyag. Alam mo, naniniwala ako na ang tula-dula ay lip-sync for your life in its essence. yung from its roots ng pagiging lightning play niya nung martial law, it's really a lip-sync for your life. Tama. So, tayo yung OG nun in that sense. Hindi ko na alam. Basta yan. Mention ko lang yung mga keywords. Bahala na kayo kung saan relevant isingit yung mga shit. Perfect. From the very Ate Justin itself. Charat. Ayun. Kakuya Japs, final word sa ating join new perep. Oo, yun talaga yung join new perep. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon na mag F2F, F2F na kayo guys, no? Especially, 'di ba may guidelines na for the graduating class, pwede na mag F2F. Pero I heard very hard yung parang permit. Anyway, kung magkakaroon ka ng pagkakataon mag-perform ngayon sa MAP at you can yun, perform kayo para ma-experience niyo rin. Pero of course, safety and health protocols ganyan. Basta ganun. So, yeah, maraming naka-line up na mga mobs. At ayun, take niyo yung opportunity. Para sa mga audience naman, yes, panoorin niyo po yung UPE Rep sa page. Nagpo-post yan every now and then ng mga videos nila sa performances, ganyan. And support UPE Rep na rin. If you have some, give some. Tama. Gcash details nasa baba po. Gcash details nasa baba. Always open. Ganyan. Charing. Yan. Congrats UPE Rep. Yes. Ayan. At dyan po officially nagtatapos ang ating podcast. Again, thank you po sa ating guest. At dahil na-mention ang very slight history, kung gusto nyo pang malaman tungkol sa TD at kung gusto nyo ma-experience ang TD, mag-open this sem ng applications ang the UP Repertory Company. So mag-joiners na tayo. Hello. At ayun, sabi nga ni Simon, panoorin pa natin ang UP Rapper Story sa mga susunod na araw. Ayun, thank you guys! Happy Anib UP Rap! Magbabay yeah. Daw si Gio. Bye! Bye! Bye. Click here! Click here! Click here!